muling magtatapat ang UP Maroons at DLSU Green Archers sa finals ng UAAP Season 87 Men's Basketball. Tama nga teammate Bernadette, no, na last year, Season 86, nagtapat ang UP Fighting Maroons at ang De La Salle Green Archers. At alam naman ng lahat, nagkampyon ang De La Salle Green Archers led by, of course, their back-to-back MVP, Kevin Kiambao. And yun, aabangan natin to dahil bababalik ba sa TAF itong kampyonato? Back-to-back ba sila? Or may babalik na sa UP, sa Diliman? Alam naman natin, Fighting Maroons palaman itong mga scholar ng bayan. No? So, for sure, bibigyan nila tayo ng magandang serye for this men's basketball. Di ba, teammate Bernadette? Yes. Speaking of Green Archers, naman hindi rin naging madali yung pagpunta nila ng finals kasi tinalo nila yung Adamson Soaring Falcons sa semifinals, which is napakaganda din ng pinakitang performance ng Adamson. Tama ka dyan, no? Kudos pa rin sa Adamson Soaring Falcons despite na, kumbaga, tinambakan sila nitong La Salle dun sa kanilang Final Four matchup and twice to beat nga itong Green Archers. Maganda pa rin naman yung pinakita nila. Cinderella story pa rin for Adamson na nakapasok sila sa Final Four. And for the other bracket naman, sa pagitan naman ng UP at ng UST, syempre, close game yung naging laban nitong UP and UST. Sadyang mas na naeg yung experience talaga ng UP para matalo nila itong UST at makapasok at makabalik dito sa finals ng UAAP Men's Basketball. Pero alam mo ba, meron pang kabuwang detalye si teammate Rafael Banderel. So panoorin po natin to. Isang rematch sa pagitan ng De La Salle University Green Archers at University of the Philippines Fighting Maroons ang tampok sa finals ng UAAP Men's Basketball ngayong taon. Yan ay matapos pangalagaan ng parehong kuponan ang kanika nilang mga twice to beat advantage sa Final Four ng naturang kompetisyon. Nitong Sabado sa Araneta Coliseum, pinadapa ng UP ang UST Growling Tigers 78-69 sa pangungunan ni fourth year guard Harold Alarcon na gumawa ng 16 points. Yun din, kailangan ko din yun and kailangan din ng team namin yun na parang pag may mga ganong sitwasyon, parang ready lang kami sa mga ano, parang ibibigay sa amin ng defense. Tinapos naman ng DLSU ang Cinderella story ng Adamson Soaring Falcons nang ibaon nila ang mga ito sa 70-55 na pagkakatambak. Hanga si head coach Topex Robinson sa ipinakita ng kanyang mga manlalaro sa kanilang pagpuntiriyang sumungkit ng ikalawang sunod na titulo. It's nice to be back in the finals, and I guess we also have to acknowledge how Adamson losing Franzman and Kalisaan, which are vital, you know, cogs of Akalisay in their vital cogs of the team. I mean, they still gave a good fight. I mean, that just shows how good the team is. And again, these guys just did what they're supposed to do and just try to honor the game and play their best basketball. And you know, it's nice to be back in the finals. Noong finals ng Season 87, tagumpay ang La Salle kontra UP sa pangunguna ng kanilang superstar na si Kevin Kiambao. Sa susunod na Sabado na idaraos ang Game 1 ng serye at dito magkakaalaman kung mauulit ng Archers ang kasaysayan o kung magagawang makabawi ng Fighting Maroons. Rafael Banderel para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.